lang? Oo. Okay lang ako. Okay lang. Naina ka pa parang seryoso eh. Di ba masarap yung pagkain? Gusto mo palit tayo? Ponce, pwede bang magtanong? Eka, dapat ba ako kabahan dyan sa tanong mo? Ha? Ewan ko. Okay, sige, game. Kaya tanong, tanongin mo ako, sige. Okay lang naman kung ayaw mong pag-usapan. Kain na lang tayo. Sige na, kain na. Okay lang naman eh. Ikaw ba? Okay lang ba? Pag-usapan natin. Kulang yata sa pepper yung food ko. Okay lang sa'yo. Okay, sige. Anong gusto mong malaman tungkol kay Eileen? Gaano kayo katagal? May 10 years. Tapos nangyari yung, sinente. Paano kayo nagkakilala? Doon palang crush ko na yun eh. First crush mo siya? Hindi. First crush ko, teacher ko nung kinder, si Mrs. Legaspi. Grabe naman. What was your favorite thing about her? Parang hirap naman ata pumili pag ganun. Ah, sige. Yung personality na lang niya. Ano ba siya? Anong klase yung tao ba siya? Kwentuhan mo na lang ako tungkol sa kanya. Ikaw, tatanong ka ta, bakit pa parang lakatan nagka-interest kay Eileen? Wala lang. May nakita kasi akong pictures ninyo, kaya bigla akong naisip. Stalk mo yung Facebook ko, no? Naligaw lang. I hope you don't mind. Hindi. Siguro kung... Ayun. Siguro kung dati mo pa ako tinanong yan, wala akong nasagot sa'yo. Bakit parang mas maluwag kang nakakasagot ngayon? Okay, siguro... Siguro kasi kinakausap na ako ni Aling Mila ngayon. Siguro... Kasi kahit papaano na... Papatawad ko na yung sarili ko konti. O baka mas kaya ko lang. O baka siguro mas andalan talaga ako. Siguro, kasi nandito ka na. So, kasing malaman kung sino yung heart donor ko. I don't know how to tell you. Eileen? Eileen Ayuban? Ano bang nangyari sa kaibigan mo? Yun. Sino pa nga ba? Yung childhood sweetheart niya sa Eileen. Eileen, my one and only love. Anong nangyari? Yun, namatay sa isang car accident 2 years ago sa Maynila. My gosh. Excuse me lang ha. Mag-CCR lang ako, ha? Excuse me.
Yes, Bess? Judith, pwede bang tawagan mo ko after 5 minutes? Sabi mo sa akin may emergency sa trabaho at kailangan natin mag-meet ASAP. Ha? Basta, gawin mo na lang, please. Bess, pero okay ka lang, ha? Judith, please, gawin mo na lang. Tawagan mo ko in 5 minutes, ha? Okay, bye-bye. Talaga, ha? Oo! Excuse me lang. Hello? Judith? Oh, ano na? Ano pong drama yun? Ha? A work emergency? Ha? Kailangan mo ko. Ngayon na? Ano na, Beth? Eh, di ba meron ka namang copies? Sa email. Ah, ganun ba? Ah, sige, sige. Oo, pupunta na ako. Sige, sige. Okay, bye-bye. Ponce, sorry ha, pero kailangan ko nang umalis. May work emergency. Wala, wala. Ako na to. Sure ka? Ako na. Sige. Sorry, ah. Wala. Sige. Salamat, Ponce. Hindi ko na yata kaya, bes. Anyari? Kasi diba nga, nag-lunch out kami ni Ponce? Oh, tapos? Eh, tapos nagpakwento ko sa kanya tungkol sa ex niya, yung ex niya, si Eileen. Masokista ka rin eh. Ano bang nakain mo? Bakit gusto mong malaman? Eh, na nga. Eh, kasi itong si Paul. Oh, anong nangyari kay Paul? Pwedeng ako muna. Patapusin mo muna ako. Kasi naman yung kwento, jumpy eh. Magkakwento tapos may papasok na bagong karakter. Oh, enter Paul. Eh, yun na nga. Kasi si Paul, oh, nahanap niya na yung heart doha ko. What? Ano? Anong balita? Anong kwento? Besi. Ano? Si Eileen. Si Eileen, oh. Yung ex ni Ponce. Siya yung heart doha ko. Oh my God. Seryoso ka? Oo. Confirmed kasi may papers eh. Niwa ko ba kung bakit naman kasi yung puso pa ng ex ni Ponce yung nailagay sa akin. Diyos ko, Bes, ang bigat niyan. Hindi ko yan kaya. Naisip ko tuloy kung may kinalaman ba tong puso na to dun sa yung nangyari dati sa Davao. Yung parang mga lugar na napuntahan ko na. O taong familiar. Yung feeling mo kay Ponce, hindi kaya dahil sa ang puso mo, yung kay Eileen?